Uy, kuya. Yun. Kumusta mga boss? So, bali, andito na naman kami ngayon sa pinakang spot namin na walang kasawang spot. Ito yung pinakamalapit na saltwater na spot. So, kaya madalas kami dito. Sana hindi kayo magsawang manood kahit paulit-ulit lang yung spot namin. So, ayun. Maaga kaming nakarating kasi sumakay kami ng Baseco. So, ito na mga boss, ano, yung mga nagtatanong kung paano pumunta dito sa Breakwater. Bali, may dalawa kayong option. Pwede kayong sumakay sa may Baywalk sa Roxas Boulevard. Meron doon mga nakaparadang bangka. Ang rate nila doon is 500 per head. So, bali, hanggang tatlo sa isang bangka. Ngayon, dito naman sa pangalawang option nyo, pwede kayo dito sa Baseco. Kaso, ang problema, looban na to. Pero, ang rate nila dito is 1,000. Kaya, mas makakatipid kayo, makakalis kayo sa bayad. Kasi, 1,000 hanggang 5 angler na yon. Tapos, yung oras pa ng biyahe papunta dito, 20 minutes lang. Compare mo dun sa Baywalk ka mang galing, 45 minutes to 1 hour. Kung hindi naman magka-aberya, mga 40 minutes, siguro mga ganun. So, yan no, mga boss, no. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo sa akin. So, bali, ilalagay ko na lang sa description yung mga contact number ng mga bankero na pwede nyong kausapin kung pupunta kayo dito. So, yan mga boss, hahagis muna ako. Stay tuned, guys. Stay tuned, mga boss. Tingnan natin kung anong mahuhuli natin ngayon. Dikaw? Maliit. Pwede na. O, makatakas pa. Fish on. Nice! Andito na sila. Andito na. Andito na sila. Ayan mga boss. Bali, gagamit muna ako ng ultralight setup. Tapos, yung lure natin na gagamitin ay metal spoon ulit kasi ito talaga yung pinaka recommended na lure dito sa spot na to. So bali, i-share ko lang sa inyo yung technique na ginagawa ko dito sa gantong lure at sa spot na to para sa mga baguhan na pupunta dito, alam niyo na kung paano yung diskarte. So ito, papakita ko sa inyo. So 10 grams ang gamit yung spoon. Ayan. Ika-cast ko lang siya ng malayo. Ayan. Cast mo lang siya ng malayo. Hintayin mong lumubog. Yung mismong lubog na lubog talaga, nasa pinakailalim bago i-retrieve. Ayan. Palulubugin mo lang siya ng todo. Mga seconds lang naman yan. Wala namang minuto. Hindi naman nakabot ng minuto. Itong sinishare ko sa inyo mga boss, ito lang yung ginagawa ko. Maaaring sa akin effective itong ginagawa ko, sa iba hindi. So para may basihan lang kayo. Ayan, okay. Ayan, nasa ilalim na talaga yan. Ayan, i-retrieve na natin siya. Ang ginagawa ko, binibilangan ko siya ng 7. So ganito yon. Start tayo, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minsan 8 or 10 po, pwede rin. At palulubugin ko ulit siya. Pero may time na binibilang ko lagpas 10. Depende yun kung nasaan yung mga umi-strike na mamali. So, pakikiramdaman nyo rin kung nasaan sila banda. Malalaman nyo yun pag may umi-strike na. Ayan, may drive lang. Yan, palubugin ulit. Mga tatlong set lang yan. Yan. Yan, pag pinalubog ko siya, ni-retrieve ko, wala, ano na yan. Iahagis ko na ulit yan. Yan. Yan, ganyan lang yung diskarte ko mga boss. Yan, ganun lang. So, sa ngayon, walang kumagat.
So agisili tayo. Ayan, palubugin, ganun lang. Ganun lang, step by step lang 'yan. Palulubugin, pagkalubog, fast retrieve. Tapos pwede mo siyang i-jerk. Jerk na fast retrieve. So, ayan, nakalubog na siya, no? So, fast retrieve na nagji-jerk. Parang... palubog lang, tapos retrieve. Kahit nakakapagod, walang kumakagat. So, ayan mga boss, ganun lang diskarte. Hintayin nyo na lang na may sumakmal na isda. Ganun lang. Cast and retrieve lang. Kasi yung lalim nito nasa 10 lipa. Kaya kailangan mo siyang palubugin. Kasi medyo malalim. Ayan. Lupit. Malaki? Iba talaga si Gerald Bone. Idol ko na to. Pag yan talaga, dalawa na yung kalas, ha? Mukhang mabisa yung jig mo, ah. Crystalline ang... oh, crystalline ang tinitira dyan. Excited. Ano kaya yan? Hulaan ko isda yan. Fish. Sana all kinakagatan. Malaki yan? Malaki noy, malaki. Salvage. Wala nang kawala talaga. Ayan mga boss, pangalawang huli ni Gerald Bone. Biglang makalas, ang kamay ko bumawan yung simay. Good size na. Good size yan. Buntot eh, baka kumalas sa kamay ko bumunta eh. Lipat ako ng pesto. Wala rin kumakagat dun sa dulo. Si Ace lang ang kinagatan. Nakakadalawa na siya. Kaming mga kasama niya wala pang strike. So dun, hinagis ko dun yung lure natin, no. Hinihintay ko na lang lumubog bago i-retrieve. So ayan. Basta ganun lang mga boss, no. Yung sinasabi ko kanina, ganun lang technique ko dito. Palulubugin mo lang, retrieve. Pag walang strike, palubugin ulit. Ganun lang, diskarte. Natsambahan ka rin. Oop, tatalon to, sabi na. Mayroon mo ka. Oh. Galing tumalon eh. Fishan tayo mga boss.
Good size na rin ah. Ang liit pa man din ang hook ko. Huwag kang kakalas. Please lang. Yun, nakadali rin ang isa. Ginto. Ay, muntik na mapunit yung bunga. First catch mga boss. Bikaw. Kadali rin. Sa wakas. Para, kanina pa yan dyan eh. May mga umi-strike dyan ganito rin na size. Batuan mo lang ang bato. First catch of the day. First catch of the day, bikaw. Hindi natin mga boss. Ahas to. Fish on tayo, ahas. Batay, paano ko kaya tatanggalin to? Ah, hindi. Sumabit lang siya. Sumabit lang siya. So ayun mga boss, time check tayo. Bale, mag-aalas 9 na. Patanghali na. Tapos, nakahuli tayo ng isa. Bale, naka 2 strikes ako, pero isa yung naland. Yung ibang kasama ko wala pang huli. Si Ace meron na, 2. Napakaswerte. Napakaswerte talaga ni Ace. So ayan, yan yung huli natin mga boss. Good size na rin. Diba? Hindi na masama kasi hindi na tayo zero. Nahuli ko siya sa ultralight setup. Unlock ito. Ito na nga ba sinasabi ko. Fish on tayo mga boss. Hindi, sakto lang. Palag ka pa. Double kill ka. Double kill. Second catch natin mga boss. Second catch. Ganda ng tama oh. Ayan mga boss oh. Kung nakikita nyo, nilunok na niya yung treble sa bibig, maganda yung tama. Pag talon niya kanina, bumaon pa yung assist hook. Ayan. Bumaon pa yung assist hook niya. So, ganun ka-importante yung assist hook sa mga jigs or spoon. Kasi ito yung sumusuporta talaga eh. Ayan, wala talaga siyang kawala. Ah, good size na rin pala. Doon. Fish on mga boss, pangatlo. Uy, laki-laki yun ah. Laki-laki ah. Uy, uy. Lakas! Lakas! Ay puto! Putol! Nalagot! Laki pa din, nalagot! Anip yan! Sayang! Nalagot!
tayo mga boss, ang laki pa naman. Bali, nagkabit ulit ako ng panibagong leader line. Tapos ito, may extra pa tayong spoon Proberos. Kasi na-donate kanina, dalawa na yung na-donate eh. Babawian natin yan. Kala nyo ah. Babawian natin yan. Fish on. Parang hindi na nalaban. Siguro nas na ano to. Snag. Hindi, bagaong. Bagaong. Ang laking bagaong ha. Bagaong na naman oh. Kaya pala iba yung hatak. Grunter fish. Ang third catch. Hindi naman na isubo oh. Kapul mo linya ko. Eh. Ang kalas. Ligaleg. Ha? Ano ba isa kinakain niyan? Natin mga boss yung huli namin ngayon. Dami huli na isa. Ah. Yan, yun huli. Labas natin picture namin. So yan mga boss. Kunti lang huli namin ngayon pero okay lang kasi hindi nasira. Fishing pa! Fishing pa! Nakita nyo yan mga boss, ang lalaki ng mga alon. Dapat pag mag-fishing ka, ready ka sa mga ganitong sitwasyon. Malalaking alon. Hindi kayo makalimu dahil sobrang taas ng alon.
kay sa alon kanina, grabe, sobrang intense. First time ko yun maka-experience ng ganong kalaking alon dyan sa Manila Bay. Pero nakaka-enjoy naman, sulit. So ayun mga boss, no, yung contact number ni kuya kung gusto nyo mag Manila Bay, tapos dito kayo sasakay sa Baseco, siya na lang ilalagay kong number, pati yung sa Ross Boulevard, sa tama ko na rin yun, para may contact kayo kung sakaling gusto nyo mag-spot dito sa Manila Bay. So ayun mga boss, sana nag-enjoy kayo sa video nito. At kung bago po kayo sa aking channel, please hit the subscribe. Pati na rin ang bell para updated kayo sa mga bago nating i-upload na video. Yun lamang po, maraming salamat. Kita-kits next time!